Hey mga bros, ito nga po no, recap tayo sa ating semifinals game 5. Ito nga po no, Magnolia Hot Shots versus Meralco Bolts. Pero ito mga bros, talagang crucial ito para sa Meralco Bolts kasi nga isang panalo na lang, talagang finals na. Ito pong Magnolia at laglag na ang Meralco Bolts. Pero ito nga mga bros, recap tayo. First quarter lamang ang Magnolia dito, 10 ang naging lamang. Pagkatapos naman po ng first half, 2 na lang ang naging lamang dito ng Magnolia at unti-unti nang bumabalik dito ang Meralco. Pagdating ng third quarter mga bros, ganun pa rin, 69-71 ang ating final score. Pero ito na nga po, fourth quarter na mga bros, dito na rin umarangkada ito pang Meralco Bolts at talagang mga clutch baskets dito ni Alain Maliksi. Kasi nga mga bros, talagang si Maliksi at ang talagang gumawa talaga dito sa Meralco Bolts. At ito nga, final score natin 102-98. So mga bros, naisalba ng Meralco Bolts ang kanilang do or die game 5 nila. Kaya nga talagang buhay pa ang Meralco Bolts. 3-2 na ang ating series dito sa Meralco at Magnolia Hot Shots. At best player natin, Alain Maliksi, 7 out of 8 3-points. Ito pong field goals na ito ni Maliksi mga bros. So talagang maganda yan para si Meralco kasi nga itong si Maliksi ang isa nga po sa inaasahan nila bilang scorer dito ng Meralco Bolts. 29 points pa ang ginawa ni Maliksi. Para naman sa Magnolia Hot Shots, kamuntikan na nga nilang matalo ang Meralco. Pero yun nga, kinapos sila sa uli at hindi nila mapigilan ang 3-point shot dito ni Maliksi. Ito nga, bukod kay Maliksi ang gumawa sa Meralco, Pinto 24 points, Newsom 23 points, Almazan 9 points, Hugnatan 6 points, Hodge 4 points. Sa Magnolia naman, Baroka 25 points, Abueva 19 points, Sanggalang 15 points, Lee 13 points, Halalon 12 points, Amisi 8 points. So mga bros, sa lahat mo ng Magnolia at Meralco fans, sa tingin nyo po ba sino kaya ang mananaig? Bukas nga po yan sa game 6 nila. Tatapusin na kaya ng Magnolia ang Meralco Bolts o itong Meralco ay mapupush nila sa 3-3 ang serye at magiging do or die na naman tayo. So komento mo lang ang opinion mo dyan mga bros at iisa-isa natin yan. So dito naman po tayo ng next game natin, TNT versus SMB. Ito mga bros ay talagang maganda rin ang labanan dito pero itong TNT ay talagang nakakontrol nila agad ang kanilang kalamangan sa first quarter. Talagang katambakan mga bros ang ginawa dito ng TNT. After ng first half, 61-35 ang ating score. So talagang tambak talaga mga bros. Pero dito nga third quarter, muntikan pa nga nilang mahabol ng SMB. Ito pong TNT, talagang itong TNT talagang kalmado rin at talagang kinokontrol ang kalamangan. Kasi nga alam nila itong SMB ay magaling yan sa habulan. So ito nga po mga bros, fourth quarter na, dito na rin muntikan na talaga mga bros mahabol ng SMB ito pong TNT tropang giga. Kasi nga marami na talaga mga backcourt pressure ang ginawa dito ng SMB. Pero itong mga bros, ito pong TNT ay talagang binibigay ang bola kay Jason Castro pagdating nga po sa mga backcourt pressure neto ng SMB. Pero itong mga bros, nakakontrol pa rin ng TNT ang kalamangan at ang ating final score 110-90. Ang TNT nga po ang nanaig dito sa kanilang game 5. So ito nga mga bros, ang gumawa, Castro 19 points, Mikey Williams 18 points, Pogoy 18 points, Rosario 17 points, Kelly Williams 12 points, Aram 10 points. So ito pa mga bros, Kelly Williams nagbalik na nga rin sa TNT at talagang malaking tulong siya sa TNT kasi nga napaganda ng depensa niya dito kay Junmar Fajardo. Pero ito nga mga bros, San Miguel, Fajardo rin naman kahit maganda ang depensa dito ni Williams ay gumawa pa rin. Ito pong si Fajardo 23 points, Perez 18 points, Santos 14 points, Romeo 12 points, Tautua 10 points, Lassiter 5 points. So talagang kinapos rin ang SMB sa paghahabol nila dito sa fourth quarter. So yun nga mga bros, nanaig dito ang TNT. So ito mga bros, sa isang panalo na lang din ang TNT ay talagang uusad na ito sa ating finals ngayong season 46. So sa lahat po ng mga TNT at SMB fans, sa tingin nyo po ba sino ang mananaig sa game 6 nila? Bukas yan mga bros. TNT na nga ba ang makakapag-advance sa finals o SMB ang talaga makakahirit pa ng isang panalo para nga mapush nila sa do or die game 7? So komento mo lang opinion mo dyan mga bros at isa-isa
Isa natin yan. So dito naman tayo sa kabilang balita natin, mga broads. Eh, good news po ito sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans. Kasi nga po, ito pong si Sister na alam natin na marami ng rumors dito na papalitan ito ng Ginebra. Tapos ititrade ito sa Northport, ititrade ito sa SMB. Pero ito, mga broads, ayon rin ito sa mga reports natin. Na kasi po ito pong Ginebra San Miguel ay binigyan na rin ng kontrata. Ito pong si Sister. So talagang sinecure na nila. Eh, ito pong si Sister kasi nga alam natin na ito pong si Stan Hardinger ay uno-affair na rin sa overseas ng Japan B-League. Kaya nga baka masilaw pa ito pong si Sister sa offer ng B-League. Kaya nga inunahan na ng Ginebra ito pong si Sister. Pero sa lahat ng mga Ginebra fans, sa tingin nyo po ba, dapat lang bang binigyan ng kontrata ng Ginebra ito pong si Sister? At sa tingin nyo po ba, bagay pa rin siya sa sistema ni Coach Tim Cone? Kasi nga marami tayong naririnig na hindi nga po siya bagay dito po sa sistema ni Coach Tim Cone. Pero yun nga, binigyan na ulit ito ng kontrata, mga broads. Malay natin, baka may panibagong plano dito si Coach Tim Cone, o baka babaguhin ni Coach Tim ang triangle offense niya kasi nga naandyan na si Sisten. So may good news na rin tayo, mga broads, dito po sa ating mga Barangay Ginebra fans at sa PBA. Kasi nga po ito pong PBA ay talagang tinitignan na nila kung pwede silang makapag-start na ng Governor's Cup next season, which is, mga broads, yan na yung may mga imports. So itong Ginebra ay ayon sa mga reports natin na isa rin sila sa mga may import na, which is talaga, mga broads, na ang Ginebra ang pinakauna talagang nagkaroon ng import ngayon pong papadating na Governor's Cup next season, which is ito, mga broads, alam natin na paborito ito ng Ginebra fans. So ito nga, binalik ng Barangay Ginebra San Miguel ito pong si Justin Brownlee. So mga broads, hindi na tayo magdududa dito kasi po itong Ginebra ay alam natin na malaking tulong si Justin Brownlee sa kanila, mga abroad. So marami na rin kampyonato ito pong naiambag ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya nga hindi na sila nagdalawang isip pa na pabalikin na ito pong si Justin Brownlee next season kung sakali mang magkaroon na ng import conference ito pong PBA. So ito, mga bros, isa rin sa mga dahilan kung bakit binalik ng Ginebra ito pong si Sisten. Kasi nga naandyan na ito pong si Justin Brownlee. So mga bros, sabi rin sa mga reports natin na ito pong si Coach Tim ay talagang susubukan niyang magkaroon ng magandang kombinasyon. Ito pong si Brownlee, Sisten, Japet at Pringle, mga broads, sa kanyang triangle offense. So aabangan talaga natin ito, mga broads. So exciting rin ito sa lahat po ng mga Ginebra fans, which is ito pong si Brownlee ay magbabalik na at ito pong si Stan Hardinger ay binigyan na ulit ng chance ng Barangay Ginebra San Miguel. So komento mo lang ang opinion mo dyan, mga broads, ha? So sa tingin nyo, mga broads, ito pong si Justin Brownlee ay siya na rin ba talaga ang sagot sa tanong ng Ginebra para magkaroon ulit ng kampyonato? So komento mo lang, mga broads, at isa natin yan. So salamat po sa panonood, mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.